Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon si San Bernardo, abad at pantas ng simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong mag-alab sa pagmamalasakit sa iyong tahanan, sa pagbibigay liwanag sa iyong sambayanan, at sa pagdaragdag sa liwanag na ito, ang abad na si San Bernardo. Bilang tugon sa kaniyang pagdalangin, pag-alabin mo rin ang diwa naming sa lubos na pagtahak sa landas na dapat taluntunin ng mga anak ng liwanag sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito ang pinasasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos. Nakaluklok kang parang Diyos sa gitna ng karagatan, bagamat ang totoo'y hindi ka Diyos, kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay kahit pa anong lihim. Sa dunong mo't kaalaman ay nagkamal ka at nakapagbuntun ng pilak at ginto. Sa iyong ang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman,
ito ang ipinasasabi ng Diyos na Panginoon, pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang sarili. Ipalulusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng adi-arian mo na pawang kinamtan sa tusong pamamaraan. Ihuhulog ka niya sa lalim na walang hanggan. Papatayit, ihahagis sa pusod ng dagat. Sa harap kaya ng mga papatay sa iyo, ay masabi mo pang ikaw ay Diyos? Noon mo malalamang ikaw pala ay tao lamang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ipinasya ko ng sila'y lipulin at pawiin sa alaala ng madla. Ngunit di ko tutulutan ang kanilang kaaway ay maghambog at sabihing. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Kami ang lumupig sa kanila at hindi ang Diyos nila. Mahina ang pangunawa ng Israel at sila'y maituturing na bansang mangmang. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Paanong ang 1,000 ay matutugis ng isang tao at mapipigilan ng 2 ang 10,000? Sila'y pinabayaan ng Diyos na puon. Itinakwil na sila ng kanilang dakilang Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti hanggang sa sila'y humupay at mabuwal, pagkat ang wakas nila ay malapit na. Ililigtas ng puon ang kanyang bayan. Siya'y mahahabag sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo,
Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito. Kaya naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kaniyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. Ang sinumang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupaing alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa lahat po ng mayayaman na naririto ngayon, don't feel offended. Ano po, bigyan natin ng paglilinaw ang Ebanghelyo sa araw na ito. Dahil ang Ebanghelyo po ngayon ay galing sa isang pag-uusap ni Jesus at mayamang binata. Kaya ngayong sa Ebanghelyo, parang kinuha ni Jesus ang pagkakataong iyon upang ipaliwanag sa kaniyang mga alagad kung papaano ba sumunod sa kaniya. Ano ba yung bunga ng pag-uusap ni Jesus at ng binatang mayaman? Dahil ang binatang mayaman ay lumapit sa kaniya at nagtanong. Ang tanong ng binatang mayaman, ano po ang gagawin ko upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sagot ni Jesus, sundin mo ang mga batas. Nagtanong uli yung mayamang binata, alin-alin po? Ibig sabihin, alam nung binatang mayaman ang batas ni Moses. Kaya nagtanong siya na alin-alin po, dahil lahat ng iyon ay 613 lahat ng batas. Kaya nagtanong itong binatang mayaman kung alin sa mga batas ang dapat niyang sundin. Kaya in-specified ni Jesus na ito ang iyong susundin. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, ibigin mo ang iyong ama at ina at lahat pa ng mga batas na madaling maunawaan ng tao. Ano ang sagot ng binatang mayaman? Ginagawa ko na po iyan, sabi ng binatang mayaman. Ano ang sabi ni Jesus? One thing is lacking. May isa pang kulang sa iyo. Ano ang sabi ni Jesus? Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian, ibigay sa mga dukha, at sumunod ka sa akin. Alam niyo yung binatang mayaman? Umalis ng nakasimangot. Bakit po? Dahil siya ay napakayaman. Kaya ito ang mensahe ng Ebanghelyo ngayon. Napakahirap pumasok sa kaharian ng langit ang mga mayayaman.
upang maunawaan ng mga alagad itong salita ni Jesus, siya ay gumamit ng halimbawa. Napakadali pa sa kamelyo na pumasok sa butas ng karayom. Bakit po ginamit ni Jesus yung butas ng karayom o eye of the needle? Dahil sa totoo po, sa Jerusalem ay mayroong isang pintuang malaki. Sa araw, ito po ay bukas. Ang lahat ng kamelyo, ang lahat ng kalakal, ang lahat ng mga tao ay napakadaling dumaan doon sa pintuang iyon pag-araw. Paggabi na po, isinasara yon at nagbubukas lamang ng maliit na pinto na kasya lang yung tao, siguro dahil sa security. Ang kamelyo, hindi pwedeng pumasok doon. Kailangan ng kamelyong tanggalin ang lahat ng kalakal na nakakabit sa kaniyang katawan at upang siya'y makapasok, kailangan niyang paluhod na papasok doon sa pintuan. Ito ang unang paghahalimbawa ni Jesus sa eye of the needle. Meron din pong ikalawang interpretation. Ang ikalawa ay ang salitang kamelyo o kamelon. Ang kamelon ay ang ginagamit na parang lubid upang maitali ang bangka doon sa may pangpang. Siguro ginamit din ito ni Jesus dahil ang kanya mga kausap ay mga mangingisda. Ang mga alagad ay mangingisda upang hindi makaalis yung bangka sa pamamagitan ng rope na itinali doon sa anchor para hindi kahit ang lumakas ang alon, hindi matatanggal o hindi aagusin yung bangka ng mga mangingisda. Ito man ay kamelyo na papasok dun sa maliit na butas o kamelyo o kamelon na ginamit bilang lubid na pangtali, isa lang ang ibig sabihin nito. Ano po yon? Attachment. Ang lahat ng taong naka-attach sa mga bagay na nakaka-secure sa kaniya ay kailanman ay palaging bumabalik upang tingnan kung ito nga ay secure. Dahil kung susunod ka kay Jesus sa ikalawang bahagi ng Ebanghelyo, iiwanan mo ang iyong pamilya, ama at ina, mga anak, mga lupain. Ano ang ibig sabihin sa atin ngayon ng Ebanghelyo? Hindi masamang maging mayaman. In fact, ito ay biyaya mula sa Diyos. Pero kung ang kayamanan ang pumipigil sa atin upang sumunod kay Kristo, ito na ang nagiging sanhi ng ating pagkalayo sa Kanya. Any attachment sa mga bagay na makamundo ay naglalayo sa atin kay Kristo. Kaya kailangan po nating tingnan palagi ang golden mean, yung bang sakto lang, yung nasa gitna ka lang. Hindi pwedeng sobra sa pagmamahal sa kayamanan o naman kulang dahil ikaw naman ay tamad. Binibigyan lang tayo ng kaisipan ni Jesus ng tama at angkop na pagtitiwala sa Kanya. Attachment po sa isang bagay na katulad ng kamelyo na papasok sa pintuan, kailangang tanggalin ang lahat ng nakakabit sa Kanya at lumuhod upang makapasok. Ganon din tayo sa Diyos. Hindi natin mauunawaan ang biyaya at grasya ng Diyos kapag tayo pa rin ay naka-attach
sa mga bagay na ating daladala. Kailangan nating lumuhod sa harapan niya upang makapasok tayo sa diwa ng pag-ibig at pagmamahal. Dahil kailanman, hindi natin pwedeng ipakita sa Diyos na tayo ay secure sa ating mga posisyon sa buhay, na tayo ay secure sa ating mga educational qualifications. Hindi natin pwedeng ipamukha sa Diyos na tayo ay secure sa ating mga bahay at kayamanan, sapagkat lahat ng iyon sa isang iglap pwedeng mawala. Pero ang pagmamahal natin at pagsunod sa Diyos ang mananatiling nandiyan dahil tayo'y nakaluhod sa kaniyang harapan. Pagpapakumbaba sa gitna ng ating tagumpay. Pagyakap sa Diyos sa gitna ng sinasabi ng mundong kailangan ikaw ay tanyag. Sa harapan ng Diyos, ang lahat ay pantay-pantay at binibiyayaan ayon sa sukat ng kaniyang pag-ibig at awa. Katulad ng mga alagad na sumunod sa kaniya, ano naman po ang para sa amin? Ito ang sabi ni Pedro. Kasi sumunod sila eh. Tama nga naman, kung sumunod kami sa iyo, ano naman ang para sa amin? Ano ang sagot ni Jesus? Eto, wala na kaming kayamanan. Iniwanan namin yung mga bangka. Ano naman ang para sa amin? Pangako ni Jesus na ang sumunod sa kaniya ay magkakaroon din ng lugar sa kaniyang kaharian. Ano man ang ating estado sa buhay, tayo man ay mayaman, pinakamayaman, mas mayaman. Hindi ito batayan upang tayo'y makapasok sa kaniyang kaharian. Bilang sumusunod kay Poong Jesus Nazareno, ating tingnan, ating damhin, ating yakapin ang tunay na pagsunod sa kaniya na may kababaang loob at pagtingin na ang Diyos ang ating kayamanan at ang ating lakas sa araw-araw ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan ng tukso ng material na bagay at kasiguruhan. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang simbahan naway magbigay saksi sa halaga ng makalangit na kaharian, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mauunlad na bansa naway magbahagi ng kanilang likas na yaman sa mga mahihirap na bansa at huwag silang pagsamantalahan, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga Kristiyanong namumuhay sa karanyaan, naway maging matalino sa paggamit ng kanilang kayamanan ayon sa diwa ng pagbabahagi at pagmamahal, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Sa mga matatanda, dukha at may sakit, naway maipakita natin ang ating pagkalinga at habag, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga yumao
naway makibahagi sa kayamanan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mithi ng iyong bayan. Mapuno nawa kami ng karunungan ni Jesus, siya na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo, Panginoon, ang pinakay at alak na iyong kaloob upang kunitain ang iyong buhay na ng aloy mag-iwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang pananda ng pagkakaisa at kapayapaan. Ngayong ginugunita namin ang abad na si San Bernardo na sa salita't gawa ay nagsikap pagkasunduin ang simbahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaungaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inebot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo.
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapid mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito si Jesus ang ating tunay na kayamanan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatansya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay walang pasubali na ibigay ko ng lahat, magaan akong tumatakbo salatman ako sa lahat, salatman ako sa lahat. Ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalayag na hantong ay payapa at may galak sa maalap na utyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa at siyang tanging tumatanglaw. Pituin sa aking patnubay diwa sa paglalakbay, sandigan, lakas at tibay. Laging awit ang sagisap na mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay maging bihag sa tawag ng pagmamahal ng Diyos. Papawiin niyang lahat ng panindim sa gunita, tahas ay limutin. Sisidlang putik man ako, kayamanan ka ng puso ko, ang gantimpala ko'y ikaw, pag-asang natatanaw. Ang pumanaw sa sarili ay mabuhay sa pag-ibig.
paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang bigay mong pagkaing banal sa pagdiriwang ng paggunita kay San Bernardo, maganap nawa sa amin ang dulot nitong kapakinabangan upang kaming pinalakas ng kaniyang mga halimbawa at tinuruan ng kaniyang mga tagubidin ay maging masidhing mangingibig sa iyong salitang nagkatawang tao at nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin.